isipin mo, ikaw na lang ang natitira sa inyong grupo at paparating na ang mga kalaban, ano ang gagawin mo? Magpapatay-patayan? Pwede. E kaso, paano kung barko ang dala mo at nasa kalagitnaan ka ng karagatan? Ano ang gagawin mo? Ayan ang ating aalamin kung paano nagawang makaligtas ng isang barko sa mga humahabol at nakapaligid na kalaban. Welcome back to Marvelous Facts, kung saan matutunghayan nyo ang mga iba't ibang klaseng kwento na maaari nyong kapulutan ng aral o kaalaman. Huwag nyo sanang kalimutan mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated. Ang bida sa ating kwento ngayon ay ang HNLMS Abraham Kreinsen na pinangalan sa 16th century Dutch naval commander na si Abraham Kreinsen. Ang barkong ito ay isang Jan van Amstel-class minesweeper ng Royal Netherlands Navy na may hawang 56 meters at 7.6 meters ang lapad na nakabase sa Surabaya ng Netherlands East Indies o mas kilala na ngayon sa bansang Indonesia. Sa kasagsagan ng World War II, nang matalo sila sa Battle of Java Sea noong February 27, 1942 ng Imperial Japanese Navy, apat na lang na barko ng Dutch ang natira at naisip nilang imposible nang manalo sa puwersa ng mga Hapon, kaya nagdesisyon sila na tumakas na lang patungo Australia. Ngunit ang karagatan ay puno ng Japanese warships at ang himpapawid ay walang humpay ang paglipad ng mga Japanese planes. Kaya naman, napakaliit lang ng kanilang tsansa na makaligtas pa. Di naglaon, ang tatlong barko ay napalubog na ng mga Hapon at natira na lang ang Abraham Kreinsen. Ang 45 crew member ng barko ay problemadong pinag-iisipan paano sila makakatakas. Ang mabagal na takbo nito ay magiging madaling target ng mga Japanese bombers. Napapalibutan sila ng mga isla kaya naisip nilang tabunan ang barko ng mga halaman at maliit na puno upang pagmukhain itong maliit na isla. Wala silang sinayang na oras. Ang mga crew ay agad nagtungo sa mga malapit na isla upang pumutol ng mga halaman at puno sa abot ng kanilang makakaya. Matyaga nilang isinakay sa barko ang mga naputol na puno at halaman at iniayos ng lagay. Ang mga parte na hindi na kayang takpan ay mabusisi naman nilang pininturahan at pinagmukhang mga bato. Di nagtagal, ang barko ay nagmistula ng isang maliit na isla. Ngunit mayroon pa ring konting problema. Inisip nila na baka makahalata ang mga Japanese kung makita nila na may maliit na islang gumagalaw o naglalayag. Kaya naman, may naisip agad ang mga crew upang makumbinsing isa talagang maliit na isla ang kanilang barko. Sa hindi paggalaw o pag-andar nito tuwing araw at sa gabi lang sila dahang-dahang naglalayag, kabado at sinamahan nila ng dasal na hindi makahalata ang mga Japanese na may nawawalang isla at biglang nagkakaroon tuwing araw. Marahil dahil na rin sa dami ng isla ng Indonesia na may bilang na 7,508, hindi na rin ito nahalata ng kabilang panig. Walong araw din na punong-puno ng kaba ang lumipas bago nila tuluyang marating ang Australia. Ang Abraham Kreinsen lang ang tanging Dutch vessel na nakatakas sa Java Sea.